Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa mga kaka-tune in lamang po, naririto tayo po muli sa Real Talk. Sa mga nag-stay tune po simula po kanina umaga, maraming salamat po sa inyo. Ako po muli, si Heather Tejada Orias, para po sa ating Real Talk today. Napakaganda po ng ating topic, lalo na kung ikaw ay nanay, nagbabalak maging nanay katulad ko, or nanay ng bayan, nanay ang tawag sa'yo ng mga ka-network mo. Para po ito sa inyo, dahil po ang ating pong topic today ay nanay, gusto kong tinapay, paano mo kami pinagsasabay-sabay? O, di ba? Si Wonder Woman at si Superwoman in one. This morning po, pinaunlakan po tayo, napaka-busy po nito. Hindi lamang po sa kanyang career, lalong-lalo na po sa kanyang pamilya. Balita ko po talagang ang panganay niya pong pinakamamahal ngayon ay nakikinig, si Manong Lloyd Rodriguez. Magandang umaga po sa inyo. Kaya bago ko po i-introduce po yung ating pong panauhin po ngayong umagang ito, binabati po natin ng magandang umaga, si Shari Abarca. Talagang ano po yan, araw-araw na nakikinig po sa atin. Ang buong Abarca family, magandang umaga po sa inyo. Si Mr. Randy Vigonte, good morning po, sir. So, pagbabatiin ko po ngayon ang ever beautiful, my ever friend, Miss Andeline Magbanwa Rodriguez. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Miss Heather, salamat sa pag-imbita mo sa akin dito sa Real Talk. And it is a great privilege for me para makapag-share ng konting kaalaman para sa pagiging nanay o kung paano natin pinangangalagaan ang ating mga anak. Wow, amazing. So, friend, parang napaka-formal natin at naka-floral pa tayo, di ba? Kaya talagang, hindi tayo nag-usap niyan, ha? Yes, nire-represent po talaga ni Den ngayon ang mga kananayan, o di ba? Yes. Dahil quarantine, talagang gustong-gusto ko magpa-contest ng best nanay in the world during quarantine, o di ba? Yes, with so, floral attire. Yes. So, friend, ipakilala mo naman ang iyong sarili, bigyan mo naman ng brief background, kwentuhan naman natin yung ating tagapanood ngayon. Mm-hmm. Siyempre, batiin mo yung napakalaking network, game. Okay, magandang umaga po muli. Ako po si Andeline Magbanwa Rodriguez. Before po ako na-born again or nakakilala sa Panginoon, isa lang po akong simpleng babae na mugmula sa church, uuwi ng bahay, tapos wala na, ganun lang, church, bahay. Pero nung nakilala ko po yung Panginoon, nag-iba. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba yung aking buhay dahil nagkaroon ako ng desire na makapaglingkod sa Kanya. Una, naging usher lang ako. And then the next time, ay nabigyan po ako ng pagkakataon na maging isang leader ng church. And at the same time, yung buhay ko po noon ay parang kala mo lang blanco. Hanggang sa nakilala ko ang Panginoon. At nung nakilala ko ang Panginoon, doon na po nag-start yung buhay na masaya, kompleto, at akala mo ay parang wala nang problema. Although may problema na dumarating, pero alam mo sa sarili mo na malalampasan mo siya dahil kilala mo na ang Panginoon at siya mismo ang nagbibigay sa iyo ng karunungan kung paano mo malalampasan ang lahat ng problema. So yun. Wow, amazing! Alam niyo po to si Andeline, hindi po talaga dito nagsimula yan sa Life Church, nagtatrabaho. Di ba friend, parang dati I heard na ikaw ay isa sa mga staff ng Negros Navigation. So, kwento mo naman yung ano, single ka pa ba no? Wala ka bang love life noon? Ano bang pinagagawa mo noon? Ayun, nung nasa Negros Navigation, yeah, before po ako naging full-time worker, nag-work po ako sa Negros Navigation for 7 years. Nalibot ko po ang buong Pilipinas, magmula Manila, Iloilo, Bacolod, Cebu, ano yung may tarsier? Bohol. Yun, Bohol, Iligan, Davao, hanggang Cagayan de Oro. Friend, grabe. Alam mo, sabi ng mga taga-studio, Manila Zoo. O, diba? Kasi may tarsier. Ayun sa Bohol. So sobrang nakakatuwa yung bago ako, kumbaga pinipare na ako ng Lord na makapunta sa iba't ibang lugar kasi meron siyang gustong pagawa sa akin, pumunta sa iba't ibang lugar para makapag-share ng word niya. So, wow. 7 years po ako nag-work as an account executive ng Negros Navigation and I praise God because
He gave me all opportunities to see the Philippines. Wow. So paano ka naman lumanding dito sa Life Church? Ayan, meron akong isang kaibigan. Ang pangalan niya ay si Mema. Ayan, wow. Mema sabi lang. Totoo yun, si Mema. Mema Del Valle. Totoo yun siya. So, she invited me para mag-attend ng fellowship sa Legend Hotel. Those people na umaattend sa Legend Hotel ay mga young professional. Most of us, mga young professional. So, naramdaman ko yung family, naramdaman mo yung kahit bago ka pa lang, welcome na welcome ka. And then, higit sa lahat, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Wow! Amazing! So, makikita po natin na, baka iniisip ninyo na si Dende naman walang ginagawa, dyan lang lagi. Hindi po. Alam nyo, sa totoo lang, parang turumpo po itong babitang ito, itong kasama ko po dito. Grabe. Hindi, wala pa po siya sa Life Church noon. Talagang kinakamada niya na yung mga barko, yung mga nililibot niya po ang Pilipinas, kung anong-ano po mga talagang pantala ng kanyang napuntahan at iba't ibang klaseng mga customer. Diba, yes. Friend? Talagang may mga irate, talagang minsan sinisigawan na siya, pero ganun pa man, yeah. Poise na poise po talaga pa rin si Dende. Exactly. At sinabi niya kanina na matapos po siya na gawin ni Lord na preparation yung Negros Navigation na trabaho po niya, ay dinala po siya dito sa church. At maraming salamat po kay Miss Mema Del Valle no po na ginawang instrument ni Lord para makarating dito si Denden. So bago tayo mag-uminit sa ating topic ngayon, nais sa ating batiin ngayong umaga na nakikinig po ngayon, isa rin to sa mga beautiful na mga mothers, si Miss Donna Balbuena. Magandang umaga po sa inyo at syempre kila Tita Daisy dyan sa kanilang bahay. At batiin din natin si Evangeline Riva at si Miss Jairus Halosos. Ang tanong, friend, so siyempre, single ka nun, di ba? Madali lang naman daw kapag single na pagsabay-sabayin dahil wala ka pa naman masyadong responsibilidad sa buhay. Pero siyempre, nag-transition ka, so from single to married life. So paano mo ba nakilala yung classmate namin, si Lloyd Rodriguez, na laging nililista po kami, ay mga viewers po natin, si Manong Lloyd Rodriguez, lagi niya po ako nililista sa not in proper seat. Grabe, ang laki-laki na nga po ng binayaran ko sa noisy list. Pati ba naman not in proper seat talaga? Si Manong Lloyd, good morning po sa iyo. Natutuwa naman ako kasi ibig sabihin na pagkatiwalaan siya ng teacher niyo. Yes. So, ibig sabihin loyal ang asawa ko. Okay, diba? tapos na po yung show. Dahil doon, mag-thank you ka sa akin, bro, babe. Hindi. So, nagkakilala kami dito sa church. At first, naging magkaibigan kami. Ako yung head niya dito sa pastoral care department. We've been to know each other. Wow! Yes. Wait, teka lang. Ano ba yung pastoral care department? Yung pastoral care department, ito yung opisina o departamento kung saan pinapangalagaan mo yung mga flock or yung mga members ng church. Kung saan nandito yung kasal, mag-a-apply ka kung magpapakasal ka. Wow! Pag may namatay sa inyo, kung gusto niyo magpa-service, uh-huh. Kung gusto magpa-dedicate ng bata, uh-huh. Or magpa-dedicate ng business. So kami yan dati. Uh-huh. And all the members ng church natin, natatrack namin yan. Alam namin yan kung saan yung mga lugar, bahay nila, pati mga birthdays. Kaya natutuwa ako kasi ang dami kong natutunan at ang laki ng pinagagawa na, kumbaga yung trust na ibinigay sa akin ng Lord ay hindi basta-basta. Kaya sobrang thankful ako for that. Wow, tapos doon mo nakilala si Lloyd. Okay, tapos pagkatapos noon, ano bang mga nangyari noon? Magkasama ba kayo lagi sa mga pinapagawa sa inyo ni Lord? Ano bang, paano nag-develop yung inyong love story? Love story to, akala ko pero mamaya, dapat ano yan eh, per level daw, ganun. Ano, siguro ano, dahil nagkakilala kami sa isa't isa, lagi siyang pupunta sa bahay namin eh. Lloyd? Lagi siyang nakikikain. Sabi niya, nanay ko, naniligaw ba yan sa'yo? Sabi ko, hindi po. Bakit lagi siya dito every night? Ganun? Nakikikain lang po. Ganun. O mga kababaihan, yung mga kaibigan nyo lagi nakikikain sa mga bahay. Alamin naniligaw po yan. Tanungin nyo na agad, huwag nyo nang sabihin na may gusto kaya to sa akin o hindi. Kailangan harap-harapan. Kasi yung mga babae, kawawa. Kasi
hindi nila alam kung may gusto o hindi kasi hindi nagsasalita. Kaya tanungin nyo ng harap-harapan, may gusto ka ba sa akin o hindi? O wala? Yan. Ganun. Okay, mamaya may hashtag na yan. May gusto ka ba sa akin? Ganun. Okay. Huwag tayong masyadong feelingera kasi mahirap. So, nagkakilala kayo din ni Lloyd. And then, paano siya nag-propose? Proposal, wala. Hindi uso sa amin. Ikaw ba nag-propose, friend? Ako nag-propose. Sabi ko na eh. Hindi, walang proposal on our part. Kasi parang we just, naintindihan na namin kung kung ano yung papasukin namin. Actually, yung proposal tsaka wedding namin sabay. Wow! Yeah. So, para tipid. So, kasi alam niyo po, si Manong Lloyd ay isang Ilocano. Talagang nakermet talaga yung mga ano. So, nag-propose si Lloyd. And at the same time, wedding yun na din. On the same date. Wow. Nagayain niya ni Roy. Tsaka niya, on the same date, morning siya pumunta ng bahay. Afternoon yung wedding namin. Yung morning, dinala niya sa akin yung engagement ring. Wow. Nagulat na lang, ba't nandito ka? Ganun. Napakikain ka na naman. Ganun. Hindi naman. Ba't nandito ka? Kasi syempre, hapon, afternoon yung wedding namin. So, nagulat ako. So, binigay niya sa akin yung engagement ring, yung first ring. Nagulat din ako. So, yun. So, nung hapon, yun na yung wedding namin. Okay. So, grabe po pala ito, no? Kaya, ang topic kasi talaga natin ngayon ay nanay. Bakit natin? Kaya ko to para ma-establish po natin na si Denden po ay hindi lamang po iisang kanyang responsibilidad. So, from single life hanggang siya ay na-engage at kinahaponan kinasal o engage siya umaga sa hapon kinasal. O, di ba? Amazing po yun. So, ngayon, nanay ka na. So, batiin mo naman yung mga anak mo, friend. Ayan. Binabati ko si Leah, ang aming panganay, si Marcus, ang aming pangalawa, at si Keziah na napakabait at makapal ang buhok ngayon. Nagbana daw sa friend sa kabaitan. Ayun. So, ngayon po si Denden. So, nakita natin transition ng kanyang buhay from a worker sa Negros Navigation, napunta dito sa Life Church, naging head ng Pastoral Care Department, nakilala niya dun si Lloyd. Alam niyo yung pag ina-invite kayo sa ministry, i-embrace nyo yan. You'll never know. Baka si the one ay nandoon. Okay? Pasintabi lang po yun. Okay? So, next po nun ay kinasal sila at ngayon, meron na silang tatlong supling. So, friend, ano bang mga pinanggagawa mo ngayon sa buhay? Dapat ba pag nanay ay focus lang sa isang bagay? Hindi, friend. Actually, ako naniniwala na kapag binigyan ka ng Lord ng isang bagay na another responsibility sa'yo, binibigyan ka rin niya ng capacity to handle it. Wow. Hindi kanya binibigyan ng limitation na ito lang ang kaya mo. Nung una, akala namin okay na yung isang anak. At sabi namin, praise God, hindi mo Lord sinagot yung panalangin namin na gusto namin kambal na anak. Kasi after ng wedding namin, nakakita kami lagi ng kambal na anak. Dalawa talaga sa beach, may makikita kami kambal, basta may nakikita kami. So we prayed for twin. Nung dumating si Leah, napag-isip-isip namin, Lord, salamat. Isa lang yung binigay mo sa amin na anak. Kasi yung motherhood, yung pagiging mother or nanay, ay hindi madali, pero masarap. Hindi madali, pero masarap. So bakit? Ayan. Kasi hindi madali kasi kapag unang panganganak mo pa lang, unang anak mo pa lang, kumbaga blanco ka sa lahat ng bagay. Although may mga, I praise God, maraming mga tao na tumutulong sa iyo, nagbibigay sa iyo ng advice, at isa na diyan si Pastora Lute kung paano mo pangangalagaan ang iyong anak. So mahirap siya kasi gigising ka ng madaling araw para padidiin eh. At during that time, breastfeed pa ako. So ibig sabihin, gigising talaga ako para magpadede sa kanya. And at the same time, masarap kasi when they tried or kapag nag-smile sila sa'yo, ang sarap nun sa pakiramdam. At yung first word na masabi nila ay mama. Akala ko pastor. Mama, sobrang sarap mama. Sobrang sarap sa pakiramdam merong isang buhay na nanggaling sa'yo, na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, na itong buhay na to ay ikaw mismo yung mag-aalaga. So, yun. At during that time, di ba, friend, ay hindi lang pagnanay ang inaasikaso mo. So, ano pa ba yung mga inaasikaso mo during that time?
Ayan, during that time, yung panganay ko ay ipinanganak nung nag-start tayo ng discipleship dito sa church. That was 2012. So, yung 2012 na yun, nanganak ako January 24, 2012. And nailagay sa isip ko na ang mga bata ay hindi hadlang para ikaw ay makapag-minister or sa ministeryo na meron ka. So, alam yan ng mga network namin or ng mga disciple ko or even yung mga naging estudyante ko sa School of Leaders 1 na dala-dala ko yung mga anak, dala-dala ko yung panganay namin, inilalapag ko lang sa mesa kasi baby pa, hindi pa malikot. So, actually, yung discipleship ay hindi mahirap. Napakahirap, Miss Heather. Yes. Katulad ng sinabi ni Pastor Ancho, napakahirap. Kasi kailangan mong lunukin yung sarili mong pride. Parang kailangan ko bang gawin to Lord? Mm-hmm. Pero bakit hindi naman, lahat naman ba gumagawa nito? Parang ganun. Pero hindi eh. Kapag sumunod ka, sabi nga sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. So, meaning, kapag sumunod ka, kahit mahirap, alam mo sa sarili mo na merong reward. Mm-hmm. And hindi ka lang dahil sa reward nagpapatuloy, Miss Heather. Mm-hmm. Nagpapatuloy ka dahil mahal mo ang Panginoon. At alam mo sa sarili mo na ang ginagawa mo ay tama at nagiging modelo ka sa mga tao na nakatingin sa'yo. That's right, no? So during that time po talaga ay medyo mahirap talaga rin sa adjustment ni Denden because talagang kinakailangan niyang pangalagaan yung network na kanyang hinahawakan. And at the same time, first time mother po niya rin noon, nung panahon yes. po na iyon. E paano ngayon? Tatlo na sila. Yun ang masaya, tatlo na sila. Nag-hide and seek na kami sa bahay, gang. Wow. So maliban po ngayong quarantine, maliban sa house tour, ay nag-hide and seek din kayo ngayon. Yes. Yun ang favorite playtime namin, hide and seek. Even si Kisaya na 2 years old, marunong na siya magsabi na, I found you, Mama. Wow. Bong, Mama. Ganun. Oo. Ang bilis niya makakuha, makakapture sa atin niya, sa kuya niya. So, ako as bilang nanay, isang tip po, yung kailangan alam natin pangalagaan or pamahalaan yung ating mga oras, time management po. Hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin ang lahat ng bagay, pero kaya nating gawin ang mga bagay na one at a time, pero lahat sila na paglilingkuran mo magmula sa asawa natin, sa mga asawa natin, gabi pa lang, nakapaglingkod ka na. Wow. So, sa asawa natin, sa mga anak natin, at saka sa household natin, actually, minsan, pati sa mga disciple natin, hindi pwedeng, ay hindi kasi may anak na ako eh, hindi ko na kaya ate. Or, Miss Den, kasi nagagawa mo yan kasi meron kang tagabantay. No po, yung panganay ko walang tagabantay noon. Pumupunta po ako ng Robinson Mall to meet my disciple para lang mag-life group. At daladala ko po yung anak ko na nasa baby carrier. Ang sabi nga niya sa akin nung dinidisciple ko, kasi mas matanda siya sa akin. Habi niya, alam mo din, kung ako yan, hindi ko kaya. Magdadala ka na may gatas, na may diaper, na bag, tapos daladala mo pa yung anak mo. Pero totoo lang po, tagaktak talaga ang pawis ko sa likod. Kasi mabigat siya, tapos may dala ka pang bag, tapos isa ka lang, wala pa kaming sasakyan nun. At during that time, I think hindi ko rin kasama yung asawa ko nun, si Lloyd, dahil may ginagawa din siya. So ako lang talaga mag-isa at mag-commute ako para makapunta ako ng Robinson to meet my disciple. So, hindi kaya sinasabi ko na hindi hadlang yung anak sa discipleship kapag ginusto mo. Wow, that's very powerful kasi talagang marami talagang hirap ngayon na nagsasabi na sige, ngayong kabataan ko talagang ibubuhos ko ang lahat kasi kapag nag-asawa na ako, magpapahinga na ako. Pero binabago po yung mindset natin ngayon. Hindi porket nag-asawa ka na ay nawala ka na. Hindi exactly. Porket marami ka ng anak ay bigla ka na lang naglalaho. Ito po, kaya nga po in-interview natin ngayon si Denden kasi real talk, real life na nagsasabing posible na pwede mong
paglingkuran ng Panginoon, and at the same time, ay kargado mo rin itong mga responsibilidad na ito. So bago tayo magpatuloy, friend, minabati rin natin ngayon ang mga nakikinig. Ito, grabe pa, straight from Brooks Point. Ito, hello, mother din Janet. To. So si Ate Janet Quino, magandang umaga po sa, ano ba, umaga, hapon na pala, pa magandang tanghalian. Si Miss Ruth Dalnay na malapit ng ikasal. Uh-huh. Si Miss Michelle Guzman, Ninang Michelle, magandang umaga, hapon po. Ito mga taga General Santos City, si Ray Rico Munoz, si Pastora Nay Sufuente, at syempre Project Zacchaeus, si John Castanes, maramag ng hapon sa inyo, sa mga workers mo dyan, mga kapartners ng Project Zacchaeus, at si Mariah Magbanwa. Okay, so friend, bago tayo mag-end ngayon, ano ba yung tatlong points na gusto mong iiwan dun sa mga nanay ngayon? Ate, hirap na hirap ako, ang hirap gumising, mag-morning watch. Sa totoo lang, ang dami ko nakikita mga nanay na nagmo-morning watch na talagang hindi lang carrier, ang dami nilang dala, pero naroroon sila. Ate, paano ba ito? Sino bang uunahin ko? Ang asawa ko ba? O ang ministry? O ang anak ko? Paano ba yun din? Bigyan mo nga daw sila ng points to ponder. Okay. Para sa akin po, una, make God your top priority. Bakit si Lord? Kasi sabi niya sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat. Ang lahat. Diba? So unahin natin, make God your top priority. Kasi I believe na kapag meron kang bagay or merong bagay na ibinibigay sa iyo ang Lord, hindi kanya pababayaan eh. At bibigyan kanya ng gabay, bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya ng proteksyon sa lahat. Wala ka nang hihingiin pa. Kaya sabi niya, ang lahat ay ibibigay niya sa iyo. Kaya make God, bilang nanay, make God your top priority. Okay? Next point, ang gusto kong i-share sa inyo, ayun, nabanggit ko na kanina, time management. Time management. Kanina, before ako pumunta dito, nagluto ako ng breakfast namin. Ayan, Heatherette's gang. Ayan, nagluluto na po ako ng breakfast everyday ngayon. Yan po yung nagawa sa akin ng COVID dahil may mga anak ako. Dati-dati nagmamadali ako, papasok sa office. Ngayon, kanina, nagluto ako ng breakfast. Tapos habang nagluluto ako, naguhugas ako ng plato. Kasi di ba ang mga babae gang ay multitasking? Yes. So, hindi kaya yun ng mga lalaki. Sa kanila, one at a time lang, di ba? May kanina nabanggit ako na one at a time. Ako, friend, baka hindi tayo makalabas ng buhay. Nagno-notes pa naman sila. Si Mike Rako, malapit ng ikasal, o, di ba? So, yun. Yung babae, kasi multitasking, nagluluto ako, tapos naguhugas ako ng plato, tapos maya-maya naghahain na ako. So yun, so time management, tapos maya-maya before pa po ako pumunta dito sa church or sa studio, napaliguan ko pa si Kezaya. Wow. Oh, 'di ba? So wag nating tingnan kaagad yung malaking picture, dahan-dahan. Kung kaya mong sabay-sabayin. Kaya nga siguro tinawag na Wonder Woman, 'di ba? Yes. Kasi iba yung galing, iba yung ibinigay na ng Lord sa bawat kababaihan. Ayan, so time management. The usual na routine namin, magluluto ako ng breakfast, kakain yung mga bata. After that, panunuorin ko sila ng TV. Yung TV na Sesame Street, si Lia nga, nakakuha niya din, Mama, it's good to be kind. At syempre ngayon, meron tayong Life Kids, di ba? Yes. So yun, pwede natin panuorin yung ating mga anak ng mga ganong bagay para ikaw ay may magawa naman sa iba pang household chores. Mm-hmm. And then after that, magluluto ulit ako for lunch. And then after lunch, sasabihin ko sa kanila, pag nag-request yung mga anak ko ng, Mama, nood tayo ng TV. Sabi ko, no anak, it's ano, sleeping time muna tayo. So matutulog muna kayo. So bibigyan nyo sila ng parameters na hindi lahat ng gusto nila ay pwede nilang gawin. You have to instill in their mind na, ay hindi pala pwede, ay ito this time, matutulog muna kami. Okay? So after ng tulog, gigising na naman sila, siguro mga 3 or 4 o'clock, pwede mo nang panuorin sila ulit ng TV for an hour or less than an hour. And then, during that time, pwede kang gumawa ng mga activities like turuan mo sila ng song. Wow, ha? Song ako. Yung asawa ko pala, tuturuan niya ng song. Mag-ano ng gitara. Gumawa ng gitara, yun. Lumalabas.
At itong COVID, nakakatuwa kasi si Marcus, dalawa sila ng papa niya, nagbe-baseball sa labas. Oh, social, baseball. Oo. At gang yung bat. Di ba lang pitchaw o ano, baseball. Baseball gang. Tapos kung hindi ko lang na-picturean, tapos si Marcos meron pa siyang sombrero na parang Yankee, ganun. So ganun talaga. So natutuwa ako kasi yung bonding ng tatay sa anak, kami, ako sa mga anak ko, talagang mas lumakas, mas na-enjoy namin itong quarantine time. Pero higit sa lahat, na-enjoy namin yung presence ng God in our family, especially during our prayer time. Si Leah, nagpe-pray na. Wow. So kasama na si Leah. Lord, ang prayer niya, Lord, protectahan mo si Pastor Ancho, si Pastora Lut. Pastora Lut. Tapos yung mga doctor, pa nagkasakit sila, Lord, pa-check up po sila, Lord, para hindi sila magkasakit. Ang cute. Yung mga frontliner. Yeah, from that young age, di ba? Meron na siyang idea kung paano niya pinagpipray ang ating mga leaders. Uy, friend, ito, may mga nag-comment sa atin. Amazing testimony, Tita Den. I honor your hard work. May you inspire us more to serve passionately regardless of various responsibilities. At nag-comment din si napakagandang Andrea Ustares Pacaldo, si Rica. Hi, sabi Rica. Niya, I agree sa time management. Okay, last point, friend. Yes, thank you. So last point is hear from the expert. Hindi ikaw yung super galing na nanay. Ako, 9 years pa lang ng pagiging nanay ko, pero I admit na marami pa rin akong dapat matutunan. I admit na meron pa rin akong limitations. Hindi ako a perfect mom. Hindi ako perfect wife. Marami akong pagkukulang. Pero hear from the experts. Ako, I commend my mentor, Pastora Lut, kung paano niya. Lagi niya kinakwento yung si Joshua nga, ganyan-ganyan. Nung hinawakan niya yung plancha, hindi na umulit. Yung mga bata na, sa akin, like Diane, si Pastora Diane Quirante, ako, I admire her kasi kahit mas bata siya sa akin at mas matagal akong nanay sa kanya, pero I know na marami pa rin akong matututunan. So hindi po tayo perfect mom na kala natin alam na natin lahat. Kaya mas maganda na makinig tayo sa mga eksperto. That's right. Kaya sa mga nanay na nakikinig ngayon, katulad nila Teacher Lucy, Dalde, at may nag-comment pa dito, walang excuse kapag marunong kang mag-manage. Walang excuse kapag marunong ka na mag-manage ng maayos. We are proud of you, Tita Den. Isa kang dakilang ina. Oh, amazing, di ba, mga nag-comment? So, magandang umaga po kay Dina Rose Aquino, kay Kayla, kay Evangeline Doroteo. Mga nanay talaga ang mga nag-comment ngayon. So, 3 points po. Napaka-amazing po ng 3 points po na binahagi ni Den. Pero po, may isang bagay po talaga na talagang tumimo sa aking damdamin. Ito sinabi niya, kapag binigyan ka ni Lord ng responsibility, He will make sure that He will also give you the capacity. Kaya po, muli, maraming salamat po sa inyo. Bitin man ang ating oras, pero alam ko po na marami tayong natutunan, 20 minutes na real talk, at alam ko po na lahat po ngayon ay maraming napulutan, kaya ng aral sa ating pong nanay ngayong hapon na ito. Kaya magkita-kita po tayo next week. Wala po tayo real talk for Thursday, Friday, pero po on Monday, we will be back. Kaya po, maraming salamat po sa inyo. God bless you all.